Hi everyone! Kain po! Welcome to our channel! Happy first day of May! So, wala akong ibang vlog. Kaya, ganito muna tayo. Kwentuhan ko muna kayo kung ano na ang update dito sa aking little vlog. So, yun. Kain po! Happy watching! Welcome to our channel, and for today is May 1, 2021, and May, all of our May is happy and safe. So, sana maging okay yung May sa ating lahat, yung month of May sa ating lahat. So, yun. Good morning, it's around 10 in the morning, and syempre, nandito na naman ako sa aking tindahan, at masanay na kayo na ito na lagi ang makikita nyo yung background kasi ito yung aking vlogging spot. So, yun ang mga anik-anik na nasa likod ko. Pagpasensya na kasi wala talaga ang magandang studio kundi ito lang. So, yun. Not complete the day without coffee. So, yeah. Ito ulit yung dala ko na coffee. Pero hindi ito coffee Milo. Ito naman ay black coffee with a little bit sugar na coconut sugar. So, may time ako mag-vlog ngayon kasi wala masyadong wala na papatugtog, so wala tayong copyright. And syempre, may baon ako. Nandito ulit yung aking snack na cornflakes. Maganda siyang snack lalo kapag ikaw ay nagdi-diet. So, alam nyo ba, since nung nandito ako, talaga napapakain na ako kasi maraming pagkain ka makikita dito ng mga street foods, kamote cue, banana cue, wek-wek, yung isaw, barbecue, so nandito na lahat, so napakahirap talaga mag-diet. And yun, tapos ngayon may baon ako na gabi. Ito yung gabi na niluto sa may konting asukal. Ayan siya. Oh, sarap niya. Tapos syempre, hindi mawawala yung favorite ko na saging. So kahapon, bumili ako ng saging na saba at pinaluto ko kay mama ng ano yan, maruya. So, we call it sinapol. Ganyan siya. Sarap siya. Ayan. So, kain po! Tapos, syempre, may baon ng tubig. Ano yung baon ng tubig? Tapos, meron pa akong extra tubig dito sa baba. Kasi kailangan natin uminom na maraming tubig kasi super init dito. So, ayun yung aking nibbles dito habang kapag inantok, kain-kain lang. Yun. And I'm so happy na yun, sa awa naman ng Diyos. Lagi may nabigay, hindi naman nagsiri yung araw ko. So, ayun. Makakatuwa. Kaya kayo, huwag kayong matakot. So, take the risk para malaman mo kung okay or hindi. So ayun, gaya ng sinasabi ko, kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman kung kaya ba natin or kung mayroon ba tayong capability doon sa something na tinatry natin. So ako, since bata pa ako, mahilig na ako sa mga damit. Pero hindi ako mahilig sa mga branded na damit. Mahilig ako sa mga ukay, mga mamurahing damit, mga tay-tay dyan, tay-tay baklaran na damit. And affordable siya. Kasi mabilis naman ako magsawa eh. Bumibili naman ako ng mga branded, pero yun. Takaw tingin lang ako. Yung suotin ko siya ng mga isang suot, dalawa, and after that, may stock lang sa lagayan ko. And masasayang lang kasi hindi ko siya magagamit. So, minsan, kapag may gusto ako, pinag-iisipan ko muna, papalipasin ko muna yung 1 week. Kapag nag-sale, bibilhin ko. At pag bumalik naman ako, na-sale na, wala na yung feeling na parang gusto ko rin siya. Nagbago na. So, nakasave ako. Kaya ang tignay kapag nag-window shopping ka at may nakita kang isang bagay na alam mong may chance pa sa susunod na mabili mo siya. Pag-isipan mo muna. Kasi, yun.
kailangan pinag-isipan natin yung mga bagay-bagay bago gumawa ng decision, lalo ngayon na pandemic. So yeah, next week ipapagawa ko na yung trapal doon saka dito. Baka ipa-close ko na to kasi yung kapatid ko na nag-apply na siya ng part-time. So kapag nag-apply siya ng part-time, ako na lang talaga mag-isa dito. So hindi ako kumuha ng sales lady kasi maliit pa lang naman ako na tindahan. Kumbaga, wala naman akong ginagawa. So ako muna ang mag-assist. Importante bago dumating yung tag-ulan, ma-close na to kasi talaga ang hirap. Papasok dito yung tubig. Baka mabaha ako at matinda ko pa naman mga gabi. So, hinati ko yung tindahan ko ng dalawang kalahati. Eh, puro bago. Mga tay-tay na damit, bangkok, baklaran, mga ganyan. Pero mga class A naman. Yung iba, mga overrun na damit. Tapos yung kalahati sa entrance, doon yung aking pre-lab na mga damit. Mga pre-lab ko, kapatid ko, na maayos pa. Or yung mga ukay-ukay na binibili ko bales all the way from Japan. So, bumibili ako ng 45 kilos worth of 5 to 11,000. So, yun. So, kunwari, ang first na ginamit ko ay mga class A na Korean, 80s. Para siyang Korean na may mga print yun. Pumapatak siya na 5,800. Tapos, yung next na naka-line up ngayon na bibilin ko ay mga class A na cotton tokong. Kasi maraming naghahanap ng mga cotton na tokong. So, yun muna. Pag naubos yun, target ko naman ang mga short tsaka damit na pang boys. Para naman hindi puro girls. Candy? Yan, lasa yan ng mga ano, lasang mga candy. Pwede siyang dito, bebe. Pwede dito. May tester tayo. Pwede kang mag-try. Lahat yan pwedeng i-tester. Pre-tester para makita niyo kung swatch yung color. Yung hindi pa siya na powder. Ay, wala yung... A few moments later. Wala na. Isa na lang yung natitira dyan. Hanapin mo na doon sa gilid. Wala na. Meron pang isang set noon. Dalawa yun eh. Tapos yun. So ayun na nga. May bumili. Ayun, nakakatuwa naman. So akala ko dati walang bibili. Pero mayroon bibili. So eto yung mga damit ko na mga damit na mga bagong tinitinda ko. At doon yung mga ukay nga. Tapos meron din tayong mga branded na konting mga dress, yung mga BSCO. Anong tawag doon, babe? BSCO? BSCO na branded na damit. Affordable, pero branded naman siya. Meron din akong mga sandals, mga lip tint. Ayun. Mura lang. Yung ukay ko, mura lang. Worth of below 100. 50, 3 for 100, 25 pesos, 10 piso. O diba, saan ka makakahanap mo? At magaganda pa talaga sila. Kasi, bago ko sila dinisplay, nilabahan ko talaga. Kasi alam nyo man, may COVID. So, gusto ko rin yung shop ko ay safe ako. Hindi yung nakaupo ako dito, tapos hilong-hilo ako sa baho ng paninda ko. Kasi, alam nyo man, pag-upay, normally, magusot-gusot, mabaho. So, I decided na yung isang bale, nilalabahan namin siya ni mama ng mga 4 to 5 batch. Yung first batch, binababad muna siya ng 2 days sa mayroong antibacterial na soap. And after that, lalaban siya. Idadawni. Sasampay sa mainit, di ba? And after that, babad ulit ng panibagong bat. Hanggang natapos. Tapos yung iba na mga gusutin, pinaplancha ko pa yan. Para maging kaaya-aya naman kapag dinisplay. So, yung ukay ay hindi yan para sa maarte. Para lang po yan sa madiscarte sa buhay. Kasi tutubo ka talaga ng malaki. Compare sa mga bago na gusto ng karamihan pero hindi naman afford masyado ng karamihan. Kaya doon tayo sa afford ng karamihan. Kasi hindi naman tayo lahat may pera. Yung iba naman natitipid. Kahit may pera, natitipid. So, I decided na hatiin siya. Merong affordable na ukay, merong affordable na hindi ukay. So, kaya ikaw, sisi, or mga ate, mga kuya, kung ano man ang gusto nyo gawin sa buhay, huwag kayong matakot. Try lang.
try and try. So, tingnan nyo, nilatagyawat na ako. Kaka-face mask yan. So, ito yung isa sa aking face mask na tinitinda ko. Ayan. Ayan. Pag nag-vlog, tinatanggal ko siya. So, yun. So, ayan. Yun lang po yung update ko. At, yun. Fiesta dito sa Sunnybrook. So, I think mga hanggang 8 ako mamayang gabi. Thank you everyone for watching and see you on my next vlog. Bye-bye! Ingat kayong lahat palagi. Shout out sa inyong lahat. So, kung mayroon kayong katanungan, please don't forget to comment down below and sasagutin ko po yan. So, for now, bye-bye na and see you on my next vlog. Net! Sa ulo ko. Good morning!